namatay ang ating Panginoon dahil sa kaniyang pag-ibig sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya nga ito'y inako ng Panginoon. Nang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, ating pag-aaralan ang mayroong temang Bagong Buhay kay Kristo, dala ay pag-asa. Ang bagong buhay kay Kristo may dalang pag-asa. Katulad ng ating gabi-gabing pinag-aaralang mga talata, ito'y symbolical. Ito'y merong pinapatungkulan at merong mensaheng hatid ng Diyos para sa atin. Ngayong gabi, isa sa mga talinhaga ang ating pong pag-aaralan, ano bang mensahe ng Diyos na nais iparating sa atin? Ano bang katotohanan ang ating makikita? At anong katotohanan na magpapabago sa ating mga buhay? Ang ating Panginoon ay nangangaral, ang ating Panginoon ay nagtuturo, ipinapahayag niya ang kalooban ng Ama, ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay na may kabanalan kung ano ang likas at karakter ng Diyos Ama. Kaya nga, marami mga tao ang lumalapit, marami mga tao ang nakikinig, marami mga tao na pumupunta sa Kanya. Kaya nga, sa isang pagtitipon, ay nagbanggit ang ating mahal na Panginoon ng isang talinhaga. Talinhaga na kung kanilang bubuksan ang kanilang puso, ay magkakaroon ng isang pagbabago sa kanilang buhay sapagkat sila'y nakakulong sa isang sistema ng espiritual na kalalagayan na hindi sila makaalis sapagkat sila'y bilanggo ng kasalanan. Subalit kung kanila lamang maunawa ang mabuti, ang mensahe ng Diyos, mapapalaya tayo sa ating pagkakaalipin sa kasalanan, makikita natin ang katotohanan, mahayag ang mandaraya, at makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Tunghayan natin ang mga talatang ito. Sa aklat ng Lucas, chapter 5, verses 36 hanggang 38. Sundan po ninyo at aking pong babasahin. Ang sabi dyan, siya ay nagsabi rin ng isang talinghaga sa kanila. Walang sino mang nagtatagpi ng kaputol na bagong damit na hindi pa umuurong sa lumang damit. Sino yung mananahi dito? Si Nanay Leonardo, parang mananahi, ano? Yung mga nanay, di ba? Mananahi yan, di ba? Ang sabi ng Panginoon, walang nagtatagpi ng bagong damit sa lumang damit. Imagine ninyo, mga kapatid, no? Merong sira ang damit mo at pagkatapos kumuha ka ng isang pantagpi doon at kinuha mo yung bago, ang iyong tatagpian ay luma. Ano kaya magiging itsura ng damit na iyong nirepair? Mukhang hindi siya maganda, ano po? Medyo hindi siya maganda. Halata siya na yun ay ginawan mo lamang ng paraan. Hindi siya magmumukhang buo o hindi siya magmumukha doon sa dati niya. Anyo? Kaya nga narito ang talinhaga ng Panginoon. Anong mensaheng kanyang nais parating at anong espiritual na aplikasyon ito sa atin? Okay? Ulitin ko. Siya ay nagsabi rin ng isang talinhaga sa kanila, walang sino mang nagtatagpi ng kaputol na bagong damit na hindi pa umuurong sa lumang damit. Bakit? Kapag ginawa ng sino man ang gayon, pupunitin ito ng bago at gayon din. Hindi ito aayon sa lumang kaputol. Tama nga naman, ano, hindi siya aayon. At tiyak, madadamay sapagkat bago ang iyong inilagay, halata siya. Kaya nga hindi siya aayon base do sa iyong tinagpian. Okay, para lalo pa nating maunawaan, meron pa siyang kadugtong. Ang sabi pa diyan, walang sino mang nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ginawa ng sino man ang gayon, papuputukin ng bagong alak ang sisidlang balat at mabubuhos ang alak, ang mga sisidlang balat ay mawawasak.
Ang anak na ginagawa noon, ang pinag-iimpakan ay mga balat nilalagay nila doon. Karaniwan itong ginagawa nung panahon ng ating mahal na Panginoon. Yung katas ng ubas na kapag bago pa, ito'y iniimbak sa bago ring balat. Sapagkat pag inimbak mo sa isang lumang balat, pagka ito ay umasim na, magkakaroon ng problema sa iyong pinag-impangan kung ito ay luma. Kinakailangan ito ay bago para hindi siya pumutok. At ang pinakahuling talata, ang sabi diyan, subalit ang bagong alak ay dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat at ang dalawa ay magkasamang mapapanatili. Anong espiritual na kahulugan ito sa ating mga kapatid? Nais ng Diyos na iparating sa atin na kailanman ay hindi tayo po pwedeng salinan ng mga espiritual na pagkain hanggat ang ating lumang pagkatao ay hindi nababago. Ang pusong makasalanan, hindi po pwedeng paglagakan ng banal na espiritu sapagat hindi sila magtatagal. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailan mabago ang lumang buhay natin. Pagka nabago yun, sasalinan yun ng bagong buhay galing kay Kristo, galing sa Panginoon, at sila'y mananatiling magkasama. Ito ang nais ng Diyos. Gusto niyang mabago tayo upang mailagak at mailagay sa ating puso ang mensahe ng Diyos, ang nagliligtas na biyaya ng Panginoon para magkatuwang at magkasama tayong magtatagal hanggang sa langit na bayan. Ito ang hatid na pag-asa ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang pag-asa sa kinabukasan, kung magkakaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo na mayroong dalang pag-asa, ito ang pag-asa natin sa kinabukasan. Subalit kung hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay kay Kristo, hindi natin matatanggap ang pag-asang inilaan ng Diyos. Ngayon, narito ang ilang mga katanungan. Ano magiging bunga kung tayo magpapasakop kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo? Ano magiging bunga nito sa atin kung tayo magpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo? Una, ang sabi diyan, makakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Makakatiyak tayo sa ating kaligtasan sapagkat once na tayo ay nagpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo, ang sabi diyan, tiyak ang ating kaligtasan. Kaya nga meron siyang iglesia, meron siyang isang kawan na dinadala ang kanyang mga anak doon sapagkat sila'y iniligtas, tiyak na sila'y ligtas. Ang kailangan na lamang, mapanatili nila ang kanilang kaligtasan sa loob na iglesia kung paanong binabanal ng Diyos tuwing dumarating ang araw ng Sabat na atin na pag-aralan. Once na tayo nagpasakop sa Kanya, tiyak ang ating kaligtasan. Tingnan ninyo, Marcos 16:16, ang sumasampalataya, ang naniniwala, ang nagtitiwala, ang tumatanggap sa Panginoon at mabautismuhan ay ano po? Maliligtas. Ito ang tuwirang salita ng Panginoon. Nang sabi niya kung ikaw ay magbabagong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon, tiyak ang iyong kaligtasan. Dadaling ka ng Diyos sa kanyang iglesia na siya niyang ililigtas pagparito niya sa ikalawang pagkakataon upang doon samantalang inaantay natin ang Panginoon, kinakailangan mapanatili natin ang ating kaligtasan. Paano mapanatili? Kinakailangan tayo patuloy na mag-aral, magsaliksik, makinig ng salita ng Diyos na siya nagpapabago sa atin araw-araw. Siya nagpapabago at nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating spiritual na buhay sa tuwing tayo dumadalo na ikapitong araw sumasamba sa Panginoon. Sumalit ang nakakalungkot sa mga kapatid na matagal na sa pananampalataya. Nagwawalang bahala sila sa pagsamba tuwing dumarating ang Sabat. Mas ginugusto pa nilang manatili sa bahay. Mas ginugusto pa nila na manahimik sa bahay kaysa dumalo, makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Paano tayo lalago?
paano natin mapapanatili ang ating kaligtasan? Kaya ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Sino gusto maligtas? Pakitaas ang kamay. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, merong proseso yung kaligtasan. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, ang ating lumang pagkatao, dapat ito'y mabago sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo upang masalinan siya ng bagong buhay galing kay Kristo, bagong buhay galing sa Diyos na siya magbibigay sa atin ng kasiglaan sa ating buhay upang masaya tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang unang magiging bunga kung tayo'y pagpapasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, makakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Kaya nga napakahalaga ng proseso ng bautismo. Magkaminsan ay binabaliwala natin. Magkaminsan parang nagdadalawang isip tayo. Magkaminsan parang nagkakaroon tayo ng question mark sa ating kaisipan. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, para makatiyak tayo sa ating kaligtasan, kinakailangan magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Pangalawa, ang sabi dyan, ang magiging bunga kung tayo magpapasakop kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, magiging bahagi tayo ng Iglesia ng Diyos. Magiging bahagi tayo katulad ng pinag-aralan natin ng sanggabi. Kilala ng kanyang mga anak o ng tupa ang tinig ng pastol. Anong pastol? Kilala niya ang tinig ng kanyang mga tupa. Kaya nga, once na tayo nag-undergo sa pamamagitan ng bautismo, makakabahagi tayo sa Iglesia ng Diyos na ililigtas niya, na dadalhin niya sa langit para makasama ang ating mahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, tayo ba'y nabautismohan na? Marahil sabihin natin, oo, nung maliit ako. Mamaya malalaman natin kung anong tamang bautismo na sinasabi ng Biblia para makatiyak tayo sa ating kaligtasan. Ang sabi ng Gawa, chapter 2, 4-7, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyaong nangaliligtas. Idinaragdag ng Panginoon ang lahat ng mga taong ligtas sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa Panginoon. Araw-araw ang mga disipulo, araw-araw ang mga alagad ng Diyos, walang ginawa kundi ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kanino? Sa lahat ng mga tao, sapagkat ito ang kanilang pasanin. Kung paano ang pasanin ng inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nagdala dito, yun din ang pasanin ng mga alagad noon na kanilang ihayag ang mabuting balita. At ang lahat na nagabautismuhan at ang lahat na tumanggap sa Panginoon, idinadagdag sa iglesia. Ipinapasok sa awan, ipinapasok sa iglesia ng Diyos para sila'y mapanatiling ligtas. Sa labas ng iglesia, walang tiyak ang ating buhay. Pero sa loob ng iglesia, tiyak ang ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang kasama natin. Kaya napakahalaga mga kapatid. Kaya ang sabi ng talata, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, iyaong nangaliligtas. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat. Sino yung ipinasok? Sino yung dinagdag sa loob ng iglesia? Ang sabi dyan, yung mga nagpasakop sa pamamagitan ng bautismo, idinagdag sila sa loob ng iglesia para mapanatili ang kanilang kaligtasan, maturuan silang patuloy, at sila'y lumago sa kanilang pananampalataya. At siya ang ulo ng katawan sa makadwidbagay iglesia. Ang pinakaulo ng iglesia, walang iba kundi ang Panginoon. Tayo ang nagsisilbing katawan ng ulo. Kaya napakahalaga para sa atin na mapabilang sa katawan, mapabilang sa iglesia, sapagkat ang pinakaulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating mahal na Diyos. Kaya sa lahat na nagdesisyon kagabi, kung inyong ipagpapatuloy ang inyong pagpapasakop sa Panginoon,
Idadagdag kayo ng Diyos sa kanyang iglesyang ililigtas upang sa kanyang pagparito, makasama tayo sa kaligtasan. Makasama tayo sa buhay na inilaan ng ating mahal na Diyos. Kapatid, mas gugustuhin ko na sa loob na iglesia kaysa nasa labas ako na hindi ko tiyak ang aking pag-asa. Kaya purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay pinaunlakan ninyo para kayo makinig at mag-aral gabi-gabi. Purihin ang Diyos sapagkat mayroon siyang ginagamit na inyong mga mahal sa buhay na nangungulit sa inyo para kayo'y isama rito. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sila'y walang sawang nag-iimbita sa inyo. Kahit minsan napapahiya na, kahit minsan ay tinatakwil na, sige pa rin. Bakit? Gusto nila kayong maligtas. Gusto nila kayong magkaroon ng pag-asa bukas sapagkat bukas ang pag-asa natin ang pagparito ng Panginoon na siyang pag-asa ng lahat. Kaya nga, dapat mapabilang tayo sa loob ng iglesia ng Diyos. Huwag na tayong magdalawang isip, magdesisyon tayong personal sapagkat ang nakasalalay dito ang ating buhay, ang ating kinabungasan, ang ating pag-asa, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, ang sabi diyan, tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Napakahalaga ng isang persona ng kadiyosan na tinatawag na banal na Espiritu na siyang gagamay at papatnubay sa atin. Ito yung nangungulit sa inyo, mga young people. Kapag gusto nyong uminom, para pa kami nangungulit sa inyo na wag, masama yan. Yan ang isang persona ng kadiyosan na patuloy na umaakay sa atin, na siyang patuloy na tumatawag sa atin para wag gawin. Pakinggan natin ang banal na Espiritu upang tayo mapabuti. Tatanggapin natin ito kapag tayo nag-undergo through baptism sapagkat ito sinasabi ng Biblia, kinakailangan tayo ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga, tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Ano sabi ng talata? Mateo chapter 3, 16 and 17. Nung ang ating Panginoong Yesus ay bautismuhan. Ito rin ang mangyayari sa atin kapag tayo binautismuhan. Ano mangyayari sa atin? Pagdakay umaon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Oh, purihin ang Diyos. Pasalamatan ng Diyos. Sapagkat once na tayo ay nagpasakop sa kanya, tayo'y mga anak na ng Diyos. Pag tayo'y mga anak na ng Diyos, ibibigay sa atin ang pinakamabuti para sa atin, para malubos ang ating kagalakan, malubos ang ating katuwaan sa kabila ng mapait, maraming kahirapan at pagsubok sa buhay, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin sapagkat Kanyang ipinangako ang banal na Espiritu na siyang gagawa sa ating buhay kapag tayo nagpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo. Katulad na nangyari sa ating mahal na Panginoon, nagsilbing halimbawa siya para tayo magkaroon ng pag-asa. Pagdakay umaon siya sa tubig, ibig sabihin pagkatapos niya mabautismuhan, ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapate lumapag sa kanya at nangabuksan ang langit at meron tinig na narinig. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. O kapatid, kaibigan, pag tayo ay nagpabautismo sa Panginoon, sasabihin ng kalangitan, sasabihin ng sangkalangitan, at ang mga nandoon, nagpupurin, nagpapasalamat sapagkat nagtagumpay ang katotohanan at merong mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Kaya nga't nagagalak ang sangkalangitan kapag merong mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Ito rin ang katuwaan ng bawat kapatid. Ito rin ang katuwaan ng bawat mahal sa buhay ninyo na nangulit at nagsama sa inyo rito. Ang makita kayo na nagpapasakop sa Panginoon kung paano kami noon nagpasakop sa Diyos. Malimang hindi natin tanggapin ang banal na Espiritu, hindi tayo mababago kailanman.
Sapagkat ang banal na Espiritu napakalaga para sa atin upang gabayan tayo sa ating spiritual na mga buhay. Pang-apat ang sabi diyan, tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Once na hindi tayo nag-undergo through baptism sa pamamagitan ng pagbabagong buhay kay Kristo, hindi nga tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi tayo makakatiyak sa ating kaligtasan. Hindi tayo makakabahagi sa iglesyang ililigtas ng Diyos at hindi natin tatanggapin ang banal na Espiritu na siyang aakay sa atin sa daan ng katotohanan. Ano sinasabi ng Biblia? 1 chapter 3 verse 5. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban ang sabi ng Panginoon mismo na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi kailanman tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Ngayon ang tanong, ano ang ibig sabihin ng ipanganak sa tubig at Espiritu? Anong ibig niyang sabihin na nung sinabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ikaw ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Na ang kaharian ng Diyos ay buhay na walang hanggan ang makakapasok doon. Na ang kaharian ng Diyos mananatili magpakailanman, lalagi magpakailanman. Malalasap natin ang tunay na kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. O bagamat may kahirapan, kontintis lang ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong malungkot, huwag kayong mapagabag. Sandaling panahon lang ako maghahanda. Pag ako'y nakapaghanda at kayo na natili sa akin, pagparito ko ang sabi niya, kayo ay kakasamayin ko sa aking paraiso. Yan nga, anong ibig sabihin ng ipanganak sa tubig at sa Espiritu? Una ang sabi diyan, yan ay bautismo sa tubig, pampublikong pagpapahayag na tinatanggap natin ng ating Panginoon. Ipanganak sa Espiritu ang sabi diyan, bautismo sa Espiritu, kung paanong lumapag ang Espiritu Santo sa ating mahal na Panginoon nung nag-undergo siya ng binyag. Ganon din ang mangyayari sa atin, hindi lang sa tubig, kundi lalo tigit sa Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kabataan, malibang kayo ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi kayo kailanman papasok sa kanyang kaharian. Kaya napakahalaga para sa atin na tayo ay dumaan sa isang proseso ng bautismo. Ang bautismo ay nabanggit ng 80 beses sa Bagong Tipan para lalo nating maunawaan ang naisipan natin ng Diyos para sa atin. Anong ibig sabihin ng bautismo? Ano ang kahulugan nito? Ang sabi diyan, ang original na salin sa Griego ay baptizo, na ang ibig sabihin ay ilublob, ilubog o ibaon sa ilalim ng tubig. Ang salitang baptizo nangangahulugan ng maraming tubig para mailubog ang isang tao na nagpapasakop sa Panginoon. Ito ang bautismo na sinasabi ng Biblia para tayo ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa Kanya, sa paglulubog, sa paglulublob, sa pagbabaon sa atin sa ilalim ng tubig. Nangangahulugan na kailangan natin ng maraming tubig para tayo mailublob at mailubog. Sino na nailubog sa tubig dito? Mga ilan pa lang. Pero ilan ang nawisikan? Lahat tayo halos nawisikan. Pero yun nga ba ang tamang proseso ng bautismo na sinasabi ng Biblia? Simple lang na sabi ng kahulugan at salitang baptiso o baptism o binyag, ang sabi diyan ay ilublob, ilubog, ibaon. Pwede ka bang ilublob sa isang tabon tubig? Marahil hindi. Pwede ka bang ilubog sa isang tasang tubig?
Marahil hindi. So hindi pala ito ang tamang bautismo na sinasabi ng Biblia para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapatid, kaibigan, kailanman ay hindi itinuro ito sa akin personal sa nakagisnang kong pananampalataya. Binulag ako ng kaaway ng Diyos para hindi ko malaman ang tamang proseso ng binyag. Binulag ako sa isang katotohanan para mailigaw ako. Binulag ako sa salita ng Diyos para hindi ko makita ang katotohanan at hindi ako makapagpasakop sa Panginoon. Pero purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos! Ginagamit niya ang kanyang mga anak upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at sa ganung kaparaanan, nakita ko ang katotohanan at ang liwanag sa pamamagitan ng mga pioneers ng aming iglesia sa pamumuno ni Daddy Bautista, sina Brother Gabombres, ang mga unang mangangaral ng aming iglesia. Sila rin ay tumatayong katulad ko para mangaral. Sila rin ay tumatayong katulad ko para ipahayag ang mabuting balita. Kaya mapalad tayong higit sapagkat tayo nakakarinig ng pabalita ng Diyos. Hindi yan kailanman itinuturo sa labas maging sa paaralan, kundi sa pamamagitan lamang ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat nais ng kaaway ng Diyos na itago ang katotohanan para mailigaw tayo. Ninanais ng kaaway ng Diyos na tayo mabulag sa isang katotohanan para hindi tayo makapagpasakop sa Diyos. Anong pag-asa nag-aantay? Anong pag-asa sa kinabukasan kung hindi natin malalaman ang katotohanan? Kaya nga, itong dalawang linggo ng ating pangaral at paghahayag ng salita ng Diyos, ang tanging pag-asa lamang natin ay ang Panginoon. Wala nang iba! Ang Panginoon lamang na siyang nangako sa atin na babalik upang kung tayo ay mag-undergo through baptism, tatanggapin natin siya, magkakaroon ng bagong buhay, magkakaroon ng pag-asa, at tayo makakasama niya sa kanyang pagliligtas. Oh, kapatid, kaibigan, kaawa-awa tayo kapag tayo naiwan. Pag-aaralan natin yan bukas kung paano tayo magiging kaawa-awa ang ating kalalagayan kapag hindi tayo nagpasya sa ating buhay. Oh, kapatid, katulad ng marami mga kaluluwang nakikita ninyo, nung marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi nila pinakawalan ang katotohanan, kundi bagkos, inakap nila ang katotohanan. Itakwil man sila ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mahalaga, kapiling at kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Mahirap para sa atin, lalo na sa ating mga nanay, lalo na sa ating mga tatay, na nakagisa natin pananampalataya ay kinandado ng kaaway ng Diyos para hindi tayo makawala. Subalit ang Diyos ay napakabuti. Ang susi ng kamatayan, ang susi ng Hades, hawak ng Diyos. At kapag tinanggap natin ang Panginoon, ang pagkakaalipin natin sa kasalanan, mabubuksan at mabubuksan. Ang katotohanan, mahayag. Ang katotohanan, masisilayan natin. Ang katotohanan, ang siyang magdadala sa atin sa kaligtasan para tayo makapagdesisyon sa ating mga personal na mga buhay. Tanong, ang pagwisik at pagbuhos, katumbas ba ito ng paglubog sa tubig bilang bautismo? Ito ang tinatanong natin. Marahil itong iniisip natin, oh, nawisikan na ako, nabinyagan na ako noon. Ito nga ba ang sinasabi ng Biblia? Ano naging kasaysayan yan? Oh, kapatid, ito ang isang katotohanan. Hindi. Hanggang sa konsilyo ng Ravenna noong 1311 AD. Ano yung naalala nyo sa 1311 AD? Nang aking pinag-aral o nang ating pinag-aralan, ang kasaysayan ng reliyon. Ang kasaysayan, ang kinabukasan ng pananampalataya. Anong naalala ninyo sa petsang yan? Noong panahong 1311 AD, isang itim na kabayo na sinisimbuluan ng patay na iglesia, walang katotohanan, ipinasok lahat ang maling aral, ipinasok lahat ang maling turo para mabulag ang isang tao, hindi makita ang liwanag at hindi makita ang Panginoon. Kaya nga tuwang-tuwa ang kaaway ng Diyos sapagkat marami noong mga tao na nailigaw, marami mga tao noon ang inusig at pinagpapatay sapagkat sila'y naniniwala sa Panginoon. Ang kanilang tanging pag-asa, namatay man ang kanilang physical na katawan,
pagparito ng Panginoon, bubuhayin sila sa isang kisap mata, sa isang sandali ang sabi ng Biblia, tayo'y babaguin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, yung panahon na yan, ipinasok at tinanggap ang pagwisik at pagbuhos bilang katumbas sa paglubog o rito ng bautismo. Tinanggap, inangkap, pikit matang tinanggap ang isang kasinungalingan sa loob ng iglesia, sapagkat ang sistema ng iglesia ang siyang makapangyarihan noon. Bakit? Sapagkat patay ang pananampalataya. Ang mga anak ng Diyos ay nakatago. Ang mga anak ng Diyos pinaghuhuli. Ang mga anak ng Diyos pinagpapatay. Subalit kailanman ang liwanag ay hindi mailililim at maitatago. At inapag-aralan kung paano ibinangon ng Diyos ang iba't ibang pananampalataya para mabuo ang isang tunay, malinis na iglesia na ililigtas ng Diyos sa kanyang kalawang pagparito. Sino yun? Ang sabi ng Apokalipsis, nakita ni John sa aklat ng Apokalipsis, chapter 14, verse 12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitubad ng mga utos ng Diyos, at may pananampalataya ni Jesus. Bahagi, kasama ang ika-apat na utos kung paanong tayo sumasamba sa isang tamang pagsamba na iniligaw din tayo. Kaibigan, ito ang isang katotohanan na nabulag tayo na matagal ng panahon na iniisip natin na tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang sabi dyan, tinanggap ang pagwisik at pagbuhos bilang katumbas ng paglubog o rito ng bautismo. Kaya kaibigan, huwag nating sabihin na tayo nabautismuhan na sa pamamagitan ng wisik. O, ano pa sabi ng ating pinag-aaralan? Kung magkagayon, hindi po pwede palang ilubog o bautismuhan ang isang bata na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Sapagkat hindi pa siya po pwedeng magdesisyon sa kanyang sarili para ipasakop niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero bakit mayroong mga batang ipinapasok sa iglesia? Oo, ang tawag doon ay child dedication. Hindi pa yan binyag. Hindi pa yan bautismo. Yan ay child dedication. Isinasagawa din ng Seventh-day Adventist ang child dedication. Pero ang tamang binyag, tamang bautismo, katulad ninyo na nakakaunawa ng karunungan, ng katotohanan, upang sa inyong paglaki, makakapag-desisyon kayo ng tama. Pag ganitong gulang na kayo, at alam nyo na ang tama at mali, kayo mismo ang magdidesisyon sa inyong buhay para sa inyong kinabukasan, sapagkat ang kaligtasan ay individual. Ang kaligtasan, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga mahal sa buhay. Ang kaligtasan, hindi tayo kayang iligtas na mga umakay sa atin. Ang kaligtasan, hindi tayo kayang iligtas na mga naganyaya sa atin maging ako. Kundi tanging Panginoon lamang ang makapagliligtas kung tayo magdidesisyon nasa tamang pag-iisip, nasa tamang gulang at tinanggap natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Ano klase ng bautismo ang itinuturo ng Biblia at paano binautismuhan si Jesus para makita natin ang isang katotohanan na iniwang alimbawa ng Panginoon? Sa aklat ng Marcos chapter 1 verse 9 ang sabi diyan, at nangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Ano ba yung ilog Jordan? Ayan ang ilog Jordan kung paanong si Jesus ay nilubog, ipinaon sa tubig para siya'y dumaan sa isang proseso ng bautismo para ating tularan. Mahirap sa isang nag-aanyaya. Mahirap para sa isang nagtuturo na hindi siya dumaan sa isang proseso na kanyang tinuturo. Katulad na limbawa, na kapag sinabi natin sa mga anak, huwag kang iinom, masama. Nakita tayo ng ating anak. Hindi pala masama uminom. Kasi ginagawa. Di ba? Pero ang pagpapakita ng halimbawang kabutihan sa pamamagitan ng proseso na ipinakita ng Diyos ng ating Panginoon, dapat nating sundin upang magbunga ang ating pagpapasakop sa Panginoon
bilang ating personal tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Makakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Mapapabilang tayo sa iglesyang ililigtas ng Diyos. Makakapasok tayo sa kanyang kaharian at tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Ilang uri ng bautismo ang sinasabi ng Biblia? Ilang uri ng bautismo ang sinasabi ng Biblia? Isa lamang at wala nang katulad pa. Ephesians chapter 4 verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo lamang ang itinuturo ng Biblia kung paanong si Jesus ay binautismuan sa tubig inilubog para ipakita ang isang proseso ng bautismo. Anong mga hakbang ang dapat kong gawin para ako'y mabautismuhan? Anong proseso na dapat mangyari sa akin dahil ibig kong mabautismuhan para makapasok sa kanyang kaharian? Ano ang aking gagawin? Una, ang sabi ng aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ang unang akbang pala, dapat pagsisihan natin kung bakit yung mga bagay na ginagawa natin ay malayo pala sa Diyos. Nalaman natin at nakita natin ang isang katotohanan na yung ginagawa pala natin ay malayo sa Diyos. At nung makita natin na tayo malayo pala sa Diyos dahil sa kasalanan, nagsisi ngayon tayo. Pag sinabi nagsisi, nalulungkot tayo sa mga bagay na ginawa natin. Yun ang ibig niya sabihin at hindi na natin gagawin. Ang unang akbang, magsisi tayo sa ating kasalanan. Pangalawa, ang sabi dyan, maniwala ka sa kanya, ang sabi ng Gawa, chapter 16, verse 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Maniwala ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Magtiwala ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Pangatlo, ang sabi dyan, sa kanya lamang at wala nang iba na dapat nating ipahayag ang ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at banal na magpapatawad, maglilinis ng lahat ng ating kasalanan, kahit napakarami pa nating kasalanan, kahit na ba tayo ay lubog sa kasalanan, kung tayo magsisisi, magbabalik loob, ipapahayag ang kasalanan sa kanya, babaguhin tayo ng Diyos, at kung tayo binago ng Diyos, ang kasunod na proseso ang sabi dyan, magkakaroon tayo ng pagpapasya sa ating buhay. Ang pagpapasya sa ating buhay ay tanggapin siya, papasukin siya sa ating mga puso at habang kasalo niya. Yun ang ibig sabihin kanina ng talinhaga. Kinakailangan mabago ang ating buhay para makapasok ang Panginoon, makakasalo natin siya, magtatagumpay tayo, magkakaroon tayo ng panibagong buhay nang dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi natin papapasukin ang Panginoon, kumakatok ng matagal, hindi natin pinagbubuksan hanggang ngayon. Malapit na tayong lubugan ng araw. Kumakatok pa rin ang Panginoon. Ayaw pa rin natin pagbuksan. Hanggang sa huling sandali, kumakatok pa rin ang Panginoon. Ayaw natin pagbuksan. Hindi natin tatanggapin ang pag-asa sa kinabungasan pagdating ng Panginoon. Maiiwan at maiiwan tayo. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay sa kasalukuyan? Ngayon, ano ang kahulugan nito sa ating buhay, kapatid? Sabi ng ating pinag-aaralan, kamatayan sa ating lumang makasalanang landas ng buhay. Dapat muna tayong mamatay sa ating makasalanang likas bilang mga tao. Sapagkat ang lahat ay makasalanan at ang kabayaran ay kamatayan, subalit salamat sa Panginoon, mayroon siyang iniyalok na buhay na wala hanggan na ito'y binibigay na libre sa atin. Sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, sa pamamagitan ng bautismo, maliligtas tayo, ang banal na Espiritu ang aakay sa atin para pagbuksan sino? Ang Panginoon sa ating puso.
At kapag napapasok natin sa ating puso, hindi mahirap para sa atin na magdesisyon. Ang kailangan lamang muna natin gawin, tanggapin, papasukin ang Panginoon na siya magbabago sa atin para tayo makapagdesisyon ng nararapat. Paglilibing sa ating mga kasalanan, sa libingan tubig ng bautismo, kaya tayo nilulubog. Dahil ibabaw natin sa limot ang mga bagay na ginagawa natin noon na hindi pa natin kilalang Panginoon na nailigaw tayo upang ito'y huwag nang bumangon pa. Pagkabuhay na muli sa isang bagong buhay, kasama sino? Kasama si Kristo, magtatagal at magtatagal sapagkat parehong bago ang pinagsama. Subalit kung yuluma pa rin at pinapasok natin ang Panginoon, hindi kailanman magtatagal. Kaya sabi diyan, bagong buhay kasama kay Kristo. Anong espiritual na kahulugan ito sa ating buhay? Anong espiritual na kahulugan naman? Kung dapat pala tayong literal na mamatay sa ating buhay muna na makasala ng likas at pagkatapos may libing para magkaroon ng panibagong buhay. Sa ating espiritual na kahulugan ito sa ating buhay, ano yon? Ang sabi ng talata sa Roma chapter 6, 3 and 4, o hindi ba ganin yung nalalaman? Na tayong lahat na nabautismuan kay Kristo Jesus ay nangabautismuan sa kanyang kamatayan. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Makakalakad tayo ng panibagong buhay sapagkat kasama natin mismo ang ating mahal na Panginoon. Kaibigan, ngayong gabi, ang sabi ng mga talata, kinakailangan mag-undergo tayo sa isang bautismo kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon na namatay doon sa cross, kailangan nating mamatay sa pamamagitan ng bautismo. At kung paanong kabutihan ng Diyos nung siya ilibing, ang ating kasalanan dapat mailibing din sa libingan tubig. At dahil sa patnubay at gabay ng Diyos, nabuhay na maguli ang ating Panginoon, tayo'y mabubuhay na maguli sa panibagong buhay kung makakapahagi tayo sa bautismo na itinuturo ng Panginoon, purihin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Napakasimpleng kaparaanan ang sinasabi ng Diyos para sa atin para magkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan lamang natin ay yung personal na desisyon natin sa ating buhay. Hindi namin kayang pilitin kayo. Hindi namin kayang ipagdudulan ang katotohanan. Subalit, kung kayo magpapasya at tatanggapin ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, makakatiyak tayo sa ating kaligtasan, mapapabilang tayo sa Iglesia ng Diyos na ililigtas, papatnubayan tayo ng Banal na Espiritu, at ang pinakalundo, makakapasok tayo sa Kanyang kaharian. Marami mga tao ang nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, hindi nagdalawang isip, at sila'y nagpasakop sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Oh, nag-aanyaya ang Diyos, kapatid. Nag-aanyaya ang Panginoon. Tinatawagan kayo ng Panginoon. Tinatawagan tayo sa sanlibutan na ito. Huwag tayong manatili sa kinalalagyan natin ngayon. Nasa atin man ang lahat ng kayamanan. Nasa atin man ang kagandahan. Nasa atin man ang talino. Kung sa pagparito ng ating Panginoon, hindi tayo makakasama, walang halaga ang ating buhay, tiyak magiging walang halaga ang kamatayan ng Panginoon sa cross sapagkat hindi natin siya tinanggap sa ating buhay.